Kung meron kang mataas na pangarap, 'di ba ang sarap sa pakiramdam? Ang sarap sa feeling na meron kang gustong marating sa buhay, malinaw sa iyo kung ano yung mga gusto mo. At 'di ba ang sarap sabihin na gusto kong magkakotse, gusto kong yumaman, gusto kong magnegosyo, dadating ang time magiging milyonaryo ako. Ang sarap sa umpisa, pero mabigat pala. Una, the more that you say that you want to become a multimillionaire, the more that you say that you want to build a business, the more na sinasabi mo yung mga bagay na gusto mo, the more na dumadami yung kumukontra sa'yo. Unang-una, yung mga taong malalapit sa'yo, they won't agree with you. Most of them won't support you. And most of the time, they will make you feel bad for doing what's best for you. They will even make you feel bad for having a dream. As if masamang mangarap. They will say things like, masyadong mataas ang pangarap mo, ambisyoso ka, ang yabang mo, akala mo naman kaya mo, akala mo naman magaling ka, masyado kang nagmamalaki, di mo naman kaya. Yung mga taong malalapit sa'yo, sila pa yung unang-unang manda-down sa'yo. And of course, wala ka pa naman talagang nararating, nagsisimula ka pa lang. Ang sakit, napakasakit. Tapos, syempre kung talagang gustong-gusto mong marating yung mga pangarap mo, if you want it really bad, you will do your best. You will start your business. You will start your career. You will start doing something. Sisimulan mo eh. Pero, sa totoo lang, yung simula, yung isa sa pinakamahirap gawin. Yung kailangan mong ipunin yung lakas ng loob mo habang hinuhusgahan ka ng mga tao. Yung kailangan mong mag-ipon ng pera. Yung kailangan mong mag-risk, yung kailangan mong ilaban yung sarili mo kasi baka ikaw mismo pinagdududahan mo na yung sarili mo. Kasi alam mo naman sa sarili mo na nagsisimula ka pa lang eh. And probably you're thinking, wala akong skill, wala akong knowledge. Basta gusto kong yumaman pero hindi ko pa alam kung paano. Ang hirap simulan ng isang bagay kapag yung mga taong malalapit sa'yo, dinadown ka. At baka dumating sa point na ikaw na yung nagda-down sa sarili mo. Or worse, umpisa pa lang, wala na tayong tiwala sa sarili natin. Kasi alam naman natin na wala pa talaga tayong napapatunayan, di ba? Nagsisimula pa lang tayo, di ba? You might think that way. Na pwede mong sabihin, tama sila, no? Baka hindi ko nga kaya. Tama sila, hindi naman ako magaling. Tama sila, baka yabang lang to. At nangyayari yan kasi napakarami ang taong negative and most of the time, negative yung mai-encounter natin. Even when you share it sa social media, mag-share ka ng negative, huhusgahan ka. Mag-share ka ng mga hugot mo, huhusgahan ka. Mag-share ka ng positive, mag-share ka ng wins mo. I-share mo yung mga bagay na narating mo, nakuha mo. Mayabang ka. Kahit anong gawin natin, may taong negative. And because of that realization, tutuloy natin. Tutuloy natin yung career natin, yung trabahong gusto natin, yung negosyo natin. We will actually work really hard. Kasi baka, mas matimbang sa atin yung mga pangarap natin versus sa iniisip ng mga tao sa paligid natin. Baka, mas matimbang yung pangarap natin kaysa sa sasabihin ng ibang tao sa atin. If your dreams is a lot more meaningful than what other people are saying, than what other people are thinking, you will eventually move forward. Itutuloy mo, ilalaban mo. Kasi mas meaningful sa'yo yung pangarap mo eh. Gustong-gusto mo siya eh. So ilalaban natin ngayon. And yes, because of the discipline, because of our hard work, because we are learning, growing, yes, little by little, may ma-achieve na tayo. May mga bagay na tayong nabibili, may mga bago na tayong experience, may mga bago na tayong nagiging kaibigan, may mga nakikilala tayong ibang mga tao na baka kagaya natin. Kagaya natin na gustong tumulong, kagaya natin na gustong maabot yung mga pangarap nila. Pero habang tumatagal, as you move forward, as you climb the hierarchy of success, as you achieve your goals and dreams, akala mo, dadali. Akala natin, mas magiging magaan. It turns out that there will be times na habang marami kang na-achieve, habang may mga bagay kang nakukuha, mas maraming naninira, mas maraming humahatak sa atin pababa. Mas maraming negative sa atin. Mas maraming nanda-down. And worse, yung mga taong ina-expect mong tutulong sa'yo, minsan sila pa yung manloloko sa'yo. And akala din natin minsan, yung mga bagong namimit natin, sila na yung kasama natin hanggang huli. Hindi pa rin pala. So pwede kang maloko. Nang maloko. Paulit-ulit. Pahirap ng pahirap. At baka dumating sa time na ubos ka na. Pero, syempre, maalala mo kung paano ka nagsimula. Maalala mo yung pamilya mo, maalala mo yung mga mahal mo sa buhay na gustong-gusto mong tulungan, yung magulang natin na gusto nating bigyan ng magandang buhay, yung pamilya natin na gusto nating bigyan ng napakagandang buhay, maalala mo yung dahilan mo. So kahit ubos na ka na, ilalaban mo pa.
I remember saying in one video that if you ever felt like giving up, please, before you give up, think about why you started. So isipin mong maigi ngayon. Bakit mo ba ito sinimulan? Para saan? Para kanino? And once you realize that, hindi ka nabibitaw. Ilalaban mo kahit mahirap. Ilalaban mo kahit ubos ka na. Itutuloy mo kahit walang-wala ka na. Babangon ka kahit dapang-dapa ka na. Kasi ginagawa mo to para sa mga taong mahal mo. Kasi malalim ang dahilan mo. And this will be the start of your turning point. Dito magsisimulang magbago buhay mo. Kasi pag nalampasan mo tong sobrang bigat na pagsubok na to, sa kabila niyan, puro achievement yan. Sa kabila niyan, nandyan yung pangarap mo. Things will start to change. Little by little, you will achieve milestones. Goals after goals. Again, may mga bagay kang mapibili. Makukuha mo yung mga gusto mo. Makukuha mo yung mga goals mo. Sarap sa feeling. Little by little, may mga tao kang matutulungan. May mga tao kang makakasama. May mga maiiwan. May mga mawawala. May mga manloloko pa rin. Mahirap pa rin. May challenges pa rin. Actually, paparami ng paparami pa rin yung mga negative. But this time, alam mo na kasi kung paano. You already know what to expect. And you already know what to do. Alam mo na sa sarili mo na kahit ano palang mangyari, may mga negative sa akin. So tuloy ka lang. Alam mo na sa sarili mo na kahit pala anong mangyari, may mga hate sa akin. So tuloy ka lang. Alam mo na sa sarili mo kung para kanino mo to ginagawa. Ginagawa mo to para sa mga mahal mo sa buhay at ginagawa mo to para sa'yo. Yes, you are doing this for you. So instead na pakinggan natin yung ibang tao, ngayon mas pinapakinggan natin yung sarili natin. Instead na umasa tayo sa ibang tao, mas umaasa tayo sa sarili natin at mas umaasa tayo sa nasa taas. Because the main reason why we are still moving forward, hindi niya tayo pinabayaan. And from there, little by little, nakakaramdam ka na ng saya, ng fulfillment. Alam mo na kung paano malampasan yung sobrang bigat ng mga challenges. And this is the time na tumutulong ka na rin sa iba. This is the time na nagtuturo ka na sa iba. You will share your story with people. And probably to a lot of people, this is the time that you will contribute. Magtuturo sa mga tao, magbibigay ng mas maraming bagay sa pamilya mo, and most especially, sa sarili mo. This is the time na mas malalaking bagay na yung na-achieve mo, at mas masaya ka na. Kasi alam mo na eh. Alam mo na yung realidad na yes, may negative, pero may positive. And as you move forward, since you are more fulfilled, since you are able to reclaim your self-worth, since you are able to build confidence, and you are now more competent, you will attract the right people. Because you attract what you are. Na-attract mo na yung mga tamang tao. Mga tao na talagang makakasama mo. Mga tao na talagang may malasakit sa'yo. Mga tao na tutulungan kang makuha yung mga pangarap mo. And there will be a time, as you build your success, you might as well build it with people, with a team. You will share the same mission. You will share the same goal. And you will help each other. Yes, maraming dadating na pagsubok, problema. Pero may kasama ka na. Katulong mo sila at tinutulungan mo sila. And understand this. If you can relate to this video, kung nakaka-relate ka sa mga sinasabi ko, habang nanonood ka nito, baka may kasabay kang nanonood na nakaka-relate din. Habang pinapanood mo to, pinapakinggan mo to, baka may kasama kang nakikinig at kasabay kang nakikinig. So yes, hindi ka nag-iisa. Kung may pangarap ka, ilaban mo. At pag nakuha mo na yung mga pangarap mo, samahan mo ako, tara, tumulong pa tayo sa mas maraming tao.